Hi guys, welcome back to my channel. To this video guys, let's talk about Farvo survival. Yung aso na may sakit na nagsusuka at nagtatai siya ng dugo. Ayan, so let's talk kung paano nakasurvive yung aso namin sa sa sakit na Farvo. Ayan, kasi tinatawag nila yung Farvo. Ayan. So, yeah. But before that, if you haven't subscribed yet to my channel, Joris Vlogger, please do subscribe and click that notification bell. So, every time I have new upload, you will be notified. Yeah. So, yes, guys. Let's start. First, yung symptoms ng aso namin is matamlay siya, nagsusuka siya, at saka nagtatai. Yung tae niya is yung dugo, tubig na dark, saka malangsa, may malangsa, parang dugo talaga na malangsa siya. Tapos, ayaw na niyang kumain. Kahit subuan mo pa siya ng pagkain, ayaw niya. Inaamoy niya muna, tapos ayaw niya. Nag-refuse siya. Pero kung tubig, uminom siya ng tubig ng kusa pagbigyan mo. Pero sinisimot-simot muna niya, ayaw siguro niya ng may amoy, ganyan. Pero minom siya ng tubig, no? So, yeah. That time, nag-worried kami kasi hindi na siya kumain. Mga ilang days, first day, second day. Second day, nag-ano pa rin siya, nagtatae pa rin siya, nagsuka pa rin siya, ganun. Tapos, gusto niya mapag-isa, higa lang siya ng higa, ganyan. Nakakalungkot tingnan ba? Kasi, hindi siya tulad ng dati na kung alis ka, sasama siya, ganito, ganyan. Natutuwa ka sa kanya, ayun. Tapos, pag tatawagin mo siya, ayan, lumalapit siya, ganyan. Iba talaga. Iba talaga siya. Tapos, next day, ayaw pa rin niya. Hanggang sa dumating sa 7 days, ayaw pa rin niyang kumain. Pero, may ginagawa kami. Dinala ko siya sa before ko siya ginamot ng mga home remedy, dinala ko siya sa veterinarian, sa vet. So, I thought na maka-afford ako sa vet na pina-check up ko siya. Tapos, kinuhanan siya ng dugo, tapos temperature niya, tapos tiningnan kung may bulati ba siya. Wala naman siyang bulati. Ayan. Okay naman siya, wala siyang bulati yun. Hanggang kinukunan lang siya ng dugo eh, ganyan. Tapos, kasi, hindi nila alam din kung ano ang sakit niya, ganyan. So, ang pagpa-check up pala, mahal palang pagpa-check up, guys, sabi, first time kong nagdala ng aso sa veterinarian. First time ko talaga, at saka first check up palang 350 pesos na. Tapos, yung pagguha ng dugo, 550 dito sa amin, ganyan. Hanggang doon lang, kasi, sabi ko, wala naman sinabi kung anong baka may nakain, ganyan. Wala silang sinabi kasi gusto nila i-check talaga, ganun. So, sabi ko, nagtanong ako sa veterinarian, sabi ko, wala kaya itong nakain na kinasama niya. Sabi niya, i-ultrasound natin to para makita natin kung ano ba talagang mayroon sa loob. So, mahal ang ultrasound guys, mas mahal pa sa tao. 1,100 ang ultrasound. And I cannot afford, we can't afford that. So, hanggang check up lang sabi ko, no, we cannot afford that. We can't afford, wala akong budget, ganito, ganyan. Wala talaga kaming budget. Tapos, ayun, inuwi ko hanggang check up lang kami, hindi namin pinakumpain kasi dapat, sabi niya, dapat ikumpain nga to kasi matamlay na siya, mahina na siya, tapos, lagyan sana ng dextrose, kuhag na lang muna, uwi muna kami, ganun. Sabi niya, okay, uwi kayo, pero magagawa tayo ng waiver, magsasign kayo na nag-refuse kayo sa gusto namin. Parang hospital din ng tao, no? Kung ayaw mo nag-refuse ka sa gusto ng doktor, kailangan mag-sign ka ng waiver na wala na sila nung pakialam kung ano man mangyari, no? Ganun din yun sa aso. Sa hospital lang aso. So, inuwi namin. Ganito, ganyan. Pero binigyan kami ng resita. Pero
hindi namin binili din yung binigay niya. Mayroon sila, pero hindi ko binili kasi nga wala akong pera. Wala akong dalang, talagang wala akong budget. Oo. So, ang ginawa namin, nagbibili kami ng anong tawag doon. Mayroon doon, ano eh, mayroong thermodaso sa to. Basta may something doon na, ano, may vitamin siya ta yun. Tapos, bumili ako ng SMP na antibiotic yun doon sa may poultry shop, SMP. Nagtatanong ako kasi kung, ano, anong gamot dapat sa ganito na nagsuka, mananghina. Tapos, nagtatay ng ganito, ganyan. Sabi niya, try mo itong antibiotic ng ganito, SMP. Yan, so, bumili ako noon, bumili. Tapos, wala pa rin. Pinainom namin by dropper, so wala pa rin siya, mahina pa rin siya, ganyan. Tapos, the next day, mayroon akong nakita, nag-search ako sa mga vlog, mayroon akong nakita doon na ang ginagawa nila is, ano daw, sabi nila, dextrose powder, at saka egg yolk, at saka yung yakult. Okay, yan. Ipainom daw yun. So, binili ko yan. One day, binili ko yan. Tapos, minimix ko yung dextrose powder at saka yakult at saka egg yolk. Minimix ko yan. Kung nakita niyo sa previous vlog ko, ginagawa ko yun at saka pinainom ko sa kanya. Yung one bottle of yakult, ano, halos na obos niya, no? Kasi pinu-force feed talaga namin. So, yan, pinainom ko. Then, after that, mga ilang hours, medyo okay-okay na siya, no? Medyo okay na siya, parang masigla-sigla na siya, ganun. Pero hindi, ayaw pa rin niyang kumain. Tapos, the next thing, gumawa naman kami ulit ng dextrose powder, yakult, at saka egg yolk, gumawa naman kami ulit. Pinainom namin, pero konti lang nainom niya, kasi ayaw na niya, magagalit na siya pag pinainom, pag inarap yung magagalit na siya pag pinainom namin. So, hindi din namin pinuforce na talagang ipainom, kasi nagagalit na siya eh. Oo. Then, after that, naglalaga din ako ng malunggay. Tapos yung sabaw, pinainom din, kakainom din siya. Yun yung mga remedy ng ginagawa namin, home remedy. Tapos, at saka yung pinainom din namin ng, ano ba yun, yung coconut milk. Lagyan ng sugar kunti, pinainom din namin pero kunti lang. Pero ang sa palagay namin is the last na pinainom namin yun talagang dextrose powder at saka yakult at saka iyok, yun yung last na pinainom namin. At nang dahil doon, after the next day, okay na siya. Okay na siya, magaling na siya. So happy kami. So until now, okay na siya, kumakain na siya, naghihingi na siya ng pagkain. Pag may kumakain, nandyan siya. Nakaano sa'yo, nakatingala sa'yo kasi naghihingi ng pagkain. Thanks God, nakasurvive yun. 7 days, sabi ro, in 7 days, hindi siya kumakain. Ayaw niyang kumakain, kahit ilagay mo pa yung pagkain sa bungang, ayaw talaga niya. Ngayon, thanks God, okay na siya. Masigla na, sumasama na siya. Pag ako ay lalabas, magsakay ng motor, sumasama na siya. So, yun guys, for me, sa akin, ang mabisang gamot, pag ganyan na yung aso nyo matamlay siya, nagtatay siya ng parang dugo talaga, tubig, na dark red. Tapos, ayaw niyang kumakain, nag-refuse yung kain. Pero kung uminom siya ng tubig, guys, ayan, gamutin nyo, painumin nyo ng dextrose powder, yakult, at saka egg yolk, i-mix nyo yan. Tapos, yun ang painom nyo. Ayan. Kasi, for my experience lang, hindi ko sinasabi na for, ano, depende sa case ng aso natin, no? So, this is for my experience. So, natutuwa ako dahil ngayon magaling na yung aso namin. Ayan, so, pag malapit yung aso sa'yo, pag nagkasakit, ang hirap tingnan na ayaw kumain, ayaw na niyang kumain, pag bigyan mo po kayo, ayaw. Ang sakit tingnan din sa, ano, sa loob. Parang tao rin, pag nagkasakit tapos ayaw kumain, di ba, iba parang ano tayo, nalulungkot, ganun din yung nararamdaman ko doon sa aso kasi malapit din yun sa akin. Ayan. So, yun lang guys. Ang masabi ko lang yan, this is best for my experience. But, kung ganyan din ang mangyari sa aso ninyo, in parehas sa case ng aso namin, so, try nyo yung yakult, saka ano, dextrose powder, at saka ano, egg yolk. Yung dextrose powder, makikita nyo yan, mabibili nyo yan sa mga poultry shop. Ayan. So, that is guys, ayan. Hope you may natutunan kayo dito sa video na to.
Ayan. Yes. Hope you like this video. Give it a thumbs up. And leave a comment below if mayroon kayong question. Okay. So, thank you guys for watching. Please do share this video para sa kalaman din ng iba. Bye!